Magandang araw mga kayanita. Muli po nating balikan ang part 18 ng ating kwento na pinamagatang Heartache. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Natigilan si Emily nang makita ang isang long-stem red roses sa kanyang desk. Hindi muna siya nakakibo noong una. Nakatitig lamang siya sa nakapatong na bulaklak. Nakita niyang may nakalagay na namang note dito. Napalunok siya bago ito kinuha. Oh my! Nanginginig pa ang mga kamay niya na hinawakan ng bulaklak. Tumingin siya sa paligid. Mukha namang may kanya-kanyang mundo ang mga kasama. Katatapos lang nilang mag-lunch ni Ronald at kararating lang niya nang may maabutang bulaklak sa table niya. Hindi pa man nakikita ni Emily kung kanino galing ang bulaklak, ay parang may ideya na siya kung kanino galing iyon. Hindi lang parang sigurado na siya kung kanino iyon galing. Kinuha niya ang note at binasa iyon. Have a lovely day, babe. Hindi nakalagay ang pangalan na nagpadala, pero isa lang naman ang tumatawag sa kanya ng babe. At si Rico lang iyon. Nakaramdam siya ng sobrang inis sa dibdib. Hindi ba nito ititigil ang ginagawa? Hindi ba talaga ito papipigil? Sa ginagawa ni Rico, ay talagang abot-abot na ang kabang nararamdaman ni Emily. Kahit siguro wala pa rin siyang boyfriend, ay hindi siya matutuwa sa ginagawa nito. He seemed like the type of man who easily got what he wanted. Ang presko nito at hindi iyon nakakatuwa. Nakakainis ang pagiging presko ng lalaki. Parang sanay na talaga ito na nakukuha ang mga gusto. Ilang araw nang nakakatanggap si Emily ng mga bulaklak galing sa binata. Noong una ay binalak niyang huwag na lang itong pansinin. She chose to ignore him. Kahit ang mga text nito na puro pangungumusta at pagtawag sa kanya ng babe, ay pinilit niyang ignorahin. Obvious naman na hindi niya gusto ang ginagawa ni Rico at hindi siya natutuwa. Iniisip ni Emily ang mararamdaman ni Ronald. Kapag nalaman ang tungkol doon, kaya pinipilit na lang niya ang manahimik. Dahil kung malalaman ni Ronald ang ginagawa ng kapatid, baka magalit ito ng sobra. Or worse, he could hurt his own brother. At ayaw niyang umabot sa puntong magkakasakitan ng magkapatid nang dahil lang sa kanya. Kailangan na iyong matapos. Dinampot niya ang kanyang cellphone at nag-type ng message para kay Rico. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Sabi ni Emily. Then, she sent the message to Rico. Alam naman niya ang numero nito dahil nakasave na sa kanya. Umupo muna si Emily habang hinihintay ang reply ng binata. Akala niya ay matatagalan pa bago ito mag-reply. Ngunit wala pa yatang 2 minutes ay nag-reply na si Rico. Binasa niya ang message. Alam mo na kung ano iyon, babe. Sagot ni Rico. Napabuga siya ng hangin. Nakakairita talaga ang pagtawag ng binata sa kanya ng babe. Hindi nakakatuwa. Sobrang nakakairita. Can you do me a favor? Sunod na reply ni Emily. Anything you want, babe. Sagot ulit ni Rico. Can you please, please stop calling me babe? Sabi ni Emily. Why? Reply ni Rico. It's not funny. Sagot niya.
It wasn't meant to be funny, babe, reply ulit ni Rico. Just stop using that term of endearment on me, sagot naman ni Emily. What if I don't? Message ulit ng binata. Eh kung magpalit kaya ako ng number ko, para hindi ka na makapambwisit sa akin. Text na Emily. Hindi mo iyon gagawin, reply nito. And who are you para utusan ako? Mabuti pa nga na magpalit ako ng number para hindi mo na ako makontak pa, reply niya ulit. Kahit na magpalit ka pa ng number, hindi mo ako mapipigilan na gustuhin ka, angkinin ka, sagot Rico. Muntik nang maiba to ni Emily ang cellphone sa sobrang inis sa ka-text. Ngunit nagtimpi siya. Ayaw rin naman niyang masira ang cellphone niya nang dahil lang sa binata. Pero hindi talaga niya mapigilan ang pag-usbong ng pinaghalong pagkairita at pagkagalit kay Rico. How could he do that? Hindi pa talaga ito nag-iisip? Hindi man lang ba sumagi sa utak ng binata na ang kausap at nilalandi ay nobya ng kapatid nito? Hindi na nag-reply si Emily. Pinatay na niya ang kanyang cellphone. Bakit naka-off kanina ang cellphone mo? Iyon ang tanong ni Ronald kay Emily nang magkita ulit sila. Sinadya talaga niyang patayin ang cellphone niya kanina para hindi siya madistract kay Rico. Hindi siya tinatantana ng binata kanina ng pagme-message. Binuhay kasi ulit ni Emily ang cellphone niya nang mawala na ang kanyang inis. Ngunit nag-message ulit si Rico. Sunod-sunod pa. Naanimoy na ka-unlimited text. Paulit-ulit na tinatawag siyang babe. At hindi pa nakontento. Tinawagan pa siya. Hayun, sa sobrang inis niya, ay pinatay na niya ng tuluyan ang kanyang cellphone. Tumawag ka ba kanina? Tanong niya sa nobyo. Oo, sagot ni Ronald. Nanobat kasi ang cellphone ko, sagot niya dito. Bakit hindi mo i-charge? Sabi naman ni Ronald. Eh kasi tinatamad ako, sagot na lamang niya. I-charge mo yan para hindi ako nahihirapan na kontakin ka. Akala ko tuloy kung ano na ang nangyari sa'yo. Drama mo talaga, sagot muli ni Emily. Ipinagbukas siya ni Ronald ang pinto. Pumasok siya doon. Pagkapasok ng binata, ay pinaandar na nito ang sasakyan at umalis na sila sa parking lot. So, how was your day? Tanong ni Ronald. As usual, sabi na lamang ni Emily. Wala bang nagpapadala sa iyo ng bulaklak? Galing sa secret admirer mo? Biglang tanong ni Ronald. Ha? Binundol lang ka ba ang dibdib ni Emily? Nagkasalubong kami kanina ng office mate mong bading. Di ko lang matandaan ang pangalan niya. Biglang sabi ng binata. Si Josh iyon. Sagot niya dito. Siya na nga. Anong sinabi niya? Tanong ni Emily. Ang sweet ko raw. Dahil pinapadalahan kita ng bulaklak. May nakita siyang isang pulang red rose sa desk mo. Parang nablangko ang isip ni Emily ng ilang saglit. Hindi niya alam kung paano niya iyon ipapaliwanag nang hindi siya nagsisinungaling. Honey, tanong ng binata. Ano iyon? Sagot ni Emily. Kanino galing iyon? Muli ay tanong ni Ronald. Ha? Narinig mo ako. Kanino galing iyon? Ronald, answer me honestly, honey. Sabi muli ni Ronald. Pero, Ronald, at tubiling sagot ni Emily. What? Bakit parang nahihirapan kang sagutin ang tanong ko? Kanino ba nang galing iyon? May note raw na nakalagay doon, sabi ng office mate mo. Kaya sigurado ako na alam mo na kung kanino galing iyon. Seryoso na ang boses ng binata. Umiwas si Emily ng tingin kay Ronald at sa labas tumingin. Honey, sabi muli ni Ronald. Kay Rico,
Sagot niya. What? Bulalas ng nobyo. Kay Rico galing iyon. Ulit ni Emily. Yung red rose? Tanong ni Ronald. Humugot si Emily ng malalim na hininga. Yes, sagot niya. Hindi na niya kailangan pang tingnan ang mukha ni Ronald para makita ang reaksyon nito. Ang biglang pagtahimik ng nobyo ay isang reaksyon na. Pero hindi siya makatiis na hindi tingnan ang gwapong mukha ng binata. Tumingin siya rito. Nakatiimbagang ito at nakarehistro sa gwapong mukha ang galit. At that moment, parang gusto niyang magtago para hindi makita ang galit na mukha ng nobyo. Mukha itong papatay. Iyon ang itsura ng binata. Oh God! Kahit wala naman siyang kasalanan, ay para siyang nagigilty. Parang siya ang natatakot. Ano na? Ano na ang sunod na mangyayari? Ronald, ayos ka lang ba? Hindi umimik ang binata. Nag-alala siya. Ronald, magsalita ka naman, sabi ni Emily. Anong gusto mong sabihin ko? Sabi ni Ronald. Naku, galit nga ang nobyo. Ang tono ng boses nito ay parang nagpipigil lang na sumigaw. Sumigaw sa galit. Masasalamin sa mga mata ng binata ang ningas ng apoy ng galit. Naramdaman ni Emily na bumilis ang takbo ng sasakyan. Ronald, dahan-dahan naman oh. Baka kung ano na ang mangyari sa atin kapag binilisan mo pa ang pagmamaneho. Bagalan mo, please, sabi ni Emily. Nakaramdam si Emily ng takot nang hindi binagalan ni Ronald ang takbo. Mas bumilis pa yata. Parang gusto na niyang umiyak sa takot. Bakit pa kasi sinabi niya iyon? Dapat na sinabi na lang niya ang bagay na iyon nang wala sila sa loob ng kotse at hindi ito nagmamaneho. Ngunit wala namang ibang choice ang dalaga kundi ang maging honest sa nobyo. Ayaw niyang magsinungaling tulad noong una na ginawa niya nang tinanong siya ni Ronald tungkol sa bulaklak na natanggap niya. Ilang araw na ang nakakaraan. Ipinikit na lang ni Emily ang mga mata. Sana lang ay hindi sila mapahamak sa ginagawang pagmamaneho ni Ronald. Ngunit maya-maya lang ay naramdaman niyang bumagal na ang takbo ng sasakyan. Hindi muna niya iminulat ang kanyang mga mata. Sakalang niya iyon ginawa nang tumigil na ang sasakyan. Nagtaka siya nang makitang nasa tapat na sila ng kanyang bahay. Oh, bakit? Iniuwi mo na ako? Tanong ni Emily. May kailangan akong asikasuhin, honey. Hindi muna tayo sabay magdi-dinner ngayon. Malamig ang boses ng binata. Parang hindi ito ang Ronald na kilala niya. Napatungo si Emily at nakaramdam ng lungkot sa inakto ng nobyo. Bumaba na siya ng kotse. Hindi na nag-abala pa si Ronald na ipagbukas pa siya ng pinto tulad ng ginagawa nito kapag inihahatid siya. Nang makalabas sa siya, ay mabilis na nagpaalam ang binata at umalis na rin agad. Tinanaw na lang ng dalaga ang papalayong sasakyan ng binata. Bumagsak ang kanyang balikat. Galit na galit si Ronald nang puntahan niya si Rico sa unit nito. Malakas na tinawag niya ang pangalan ng kapatid at inutusang pagbuksan siya ng pinto. At iniluwa niyon si Rico. Hindi na siya nakapagpigil pa nang makita ang pagbumukha ng kapatid. He punched him right in the face. Hindi ito nakagalaw sa sobrang pagkagulat. Itinulak ni Ronald si Rico sa unit nito at pumasok siya. Pasara niyang ibinalibag ang pinto. Susuntukin pa sana niya ulit ang kapatid nang umiwas ito at itinaas ang kamay. Okay, okay. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Bakit ka nanununtok na lang bigla-bigla? Tanong ni Rico. Naningkit ang mga mata ni Ronald. You still have the guts to ask me why? Bakit? Ano ba ang ginawa mo, ha?
At iyon lang ang dahilan ng pagsugod mo rito? Sabi ni Rico. Ano pa ba? Eh ano naman ngayon? Kung bigyan ko ng bulaklak ang nobya mo, hindi naman ikaw ang binigyan ko, di ba? Siya lang, dahil humahanga ako sa kanya. Sabi ulit ni Rico. But she is my girlfriend. Sabi muli ni Ronald. Malutong na tawa ang pinakawala ni Rico. Yes, she is your girl. But I would like to remind you that she is still not officially yours. What do you mean? Sabi ni Ronald. Hindi mo pa siya asawa. Hindi pa siya nakatali sa'yo. Kaya, pwede pa naman siguro na pormahan ko siya. Sabi muli ni Rico. Tarantado ka talaga! Sigaw ni Ronald. Hindi na napigilan ni Ronald ang sarili. At pinatamaan niya ng suntok sa panga si Rico. Hindi niya masyadong naramdaman ang ginawang pagsuntok sa kapatid dahil mas nangingibabaw ang galit na nararamdaman niya para dito. How dare he make a move on his girlfriend? Akala ni Ronald ay sinusubukan lang siya ni Rico na asarin o galitin nang sinabi nito sa tawag na hindi pa siya asawa at nobyo pa lang ni Emily. Ngayon ay malinaw na kay Ronald na nagpapadala ang kanyang kapatid ng bulaklak sa nobya. At malinaw na sa kanya na may hindi magandang intensyon ang kapatid sa relasyon nila ni Emily. Malinaw na may gusto si Rico sa nobya niya. Malinaw na malinaw na sa ikalawang pagkakataon ay gusto nitong angkinin ang pag-aari niya. Inuutusan kita, Rico. Tigilan mo na ako. Tigilan mo na siya. Mabibigo ka lang. Mariing sabi ni Ronald. Talaga lang? Nang uuyam na sabi ni Rico. Oo, akin na siya. Akin na. Kaya, itigil mo na ang kabaliwan mo. Sabi ulit ni Ronald. Pagkasabi niyon, ay pumihit na siya patalikod sa kapatid at lumabas na sa unit nito. Huminto siya saglit sa paglalakad at huminga ng malalim. Mali ang ginawa niya. Sumugod agad siya sa kapatid dahil sa pagpapadala nito ng bulaklak kay Emily. But he couldn't help but be mad at his own brother. Ayaw lang niyang maulit ang nangyari noon. Ayaw niya na sa ikalawang pagkakataon ay maangkin nito ang kanya. Natuto na siya ng leksyon mula sa nakaraan. Ang kanya ay kanya. Ipaglalaban na ni Ronald ang pag-aari niya at hindi niya hahayaan na umeksena ang kapatid niya. He would not let him get what he wanted this time. He would not let his brother win. Sisiguruhin niya iyon. Dito na po nagtatapos ang 18th kabanata ng ating kwento. Ano nga kaya ang motibo ni Rico kung bakit pa niya pinopormahan si Emily? Gayong alam naman ito na pag-aari na ni Ronald si Emily. Yan po ang ating aalamin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!